Mabuhay! Kamusta kayo? Ang mataas na uric acid ay isang kondisyon na maaaring magdulot ng gout at iba pang komplikasyon sa kalusugan. Mahalagang malaman natin ang mga dahilan ng mataas na uric acid upang maiwasan ito at mapanatili ang ating kalusugan. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 10 pangunahing dahilan ng mataas na uric acid at ipapaliwanag ko kung paano ito nangyayari. Una, pagkain ng mga pagkaing mataas sa purine. Ang purine ay isang compound na matatagpuan sa ilang pagkain tulad ng red meat, shellfish, organ meat tulad ng atay, at mga isda tulad ng sardinas, tuna, at mackerel. Kapag natunaw ang purine sa katawan, nagiging uric acid ito. Ang sobrang pagkonsumo ng mga pagkain ito, kasabay ng genetic predisposition, ay maaaring magdulot ng mataas na uric acid levels. Mahalaga ang balansing pagkain at pag-iwas sa sobrang pagkonsumo ng mga pagkain mataas sa purine upang mapanatili ang tamang uric acid levels. Pangalawa, pagkain ng mga pagkain at inumin na mataas sa fructose. Ang fructose ay isang uri ng sugar na matatagpuan sa mga sweetened beverages tulad ng soft drinks at fruit juices, pati na rin sa mga processed foods. Ang mataas na fructose intake ay maaaring magdulot ng pagtaas ng uric acid levels dahil pinapabilis nito ang production ng uric acid sa katawan. Pangatlo, labis na pag-inom ng alak. Ang alak, lalo na ang beer, ay mataas sa purine at maaaring magdulot ng pagtaas ng uric acid levels. Ang alcohol consumption ay nagiging sanhi rin ng dehydration na nagpapabagal sa pag-alis ng uric acid mula sa katawan sa pamamagitan ng kidneys. Kung ikaw ay may mataas na uric acid, mahalagang limitahan o iwasan ang pag-inom ng alak. Pang-apat, labis na timbang o obesity. Ang sobrang timbang ay maaaring magdulot ng insulin resistance na nagiging sanhi ng mataas na uric acid levels. Kapag ang katawan ay may insulin resistance, hindi nito epektibong natatanggal ang uric acid sa dugo na nagre-resulta sa pagtaas ng levels nito. Mahalaga ang pagkakaroon ng tamang timbang sa pamamagitan ng balanseng pagkain at regular na ehersisyo. Panglima, mga kondisyon sa kalusugan tulad ng hypertension, diabetes, at kidney disease. Ang mga kondisyong ito ay maaaring makaapekto sa kakayahan ng katawan na tanggalin ang uric acid. Halimbawa, ang mataas na blood pressure at diabetes ay maaaring magdulot ng damage sa kidneys na siyang nagiging sanhi ng pagbagal ng pag-alis ng uric acid sa katawan. Pang-anim, genetics o namamanang katangian. Kung ang iyong pamilya ay may history ng mataas na uric acid o gout, mas mataas ang tsansa na ikaw ay magkaroon din nito. Ang genetic predisposition kasabay ng number one category na pagkain ng mataas na purine foods ay nagiging sanhi ng inefficiency sa pag-alis ng uric acid sa katawan. Mahalagang malaman ang family medical history upang maagapan ang mga posibleng kondisyon. Pang-pito, pag-inom ng ilang uri ng medications. Ang mga gamot tulad ng diuretics, aspirin at mga gamot para sa chemotherapy ay maaaring magdulot ng pagtaas ng uric acid levels. Ang mga gamot na ito ay maaaring magpabagal sa pag-alis ng uric acid sa katawan na nagre-resulta sa akumulasyon nito. Kung ikaw ay umiinom ng mga ganitong gamot, mahalagang kumonsulta sa doktor upang ma-monitor ang iyong uric acid levels. Pang-walo, dehydration o kakulangan sa tubig. Ang kakulangan sa tubig sa katawan ay maaaring magdulot ng pagtaas ng uric acid levels dahil hindi sapat ang tubig na tumutulong sa pag-alis ng uric acid sa pamamagitan ng ihi. Mahalaga ang regular na pag-inom ng tubig upang mapanatiling hydrated ang katawan at maiwasan ang pagtaas ng uric acid. Pang-siyam, pagkakaroon ng metabolic syndrome. Ang metabolic syndrome ay isang grupo ng mga kondisyon
na kinabibilangan ng high blood pressure, high blood sugar, excess body fat around the waist, at abnormal cholesterol levels. Ang mga kondisyon na ito ay nagdudulot ng pagtaas ng uric acid levels. Pero paano nga ba ito nangyayari? Unahin natin sa high blood pressure o hypertension. Ang mataas na presyon ay maaaring makapinsala sa mga blood vessels at kidneys. Kapag ang kidneys ay hindi gumagana ng maayos, hindi nito kayang tanggalin ang uric acid levels mula sa dugo na nagre-resulta sa akumulasyon ng uric acid. Pangalawa, high blood sugar o diabetes. Ang mataas na blood sugar levels ay maaaring magdulot ng insulin resistance. Ang insulin resistance ay nagiging sanhi ng pagbaba ng kakayahan ng mga cells ng katawan na gamitin ang insulin ng maayos, na nagre-resulta rin sa pagtaas ng uric acid levels dahil pinapabagal nito ang pag-alis ng uric acid mula sa katawan. Pangatlo, excess body fat around the waist o abdominal obesity. Ang sobrang taba sa tiyan ay naglalabas ng mga inflammatory substances na nagdudulot ng pagbawas ng kakayahan ng katawan na tanggalin ang uric acid. Bukod dito, ang mga fat cells ay may kakayahang mag-produce ng mas mataas na levels ng uric acid. Ang pang-apat sa metabolic syndrome ay ang abnormal cholesterol levels o dyslipidemia. Ang imbalance sa cholesterol levels tulad ng mataas na low-density lipoprotein o LDL at mababang high-density lipoprotein o HDL ay maaaring magdulot ng atherosclerosis o pagbara sa mga arteries. Ang kondisyon na ito ay maaaring makaapekto sa daloy ng dugo at sa kidney function na nagre-resulta sa pagtaas ng uric acid levels. Ang mga kondisyong ito ay magkakaugnay at sabay-sabay na nagtutulungan upang magdulot ng pagtaas ng uric acid sa katawan. Kaya mahalaga ang pagkontrol sa metabolic syndrome sa pamamagitan ng healthy lifestyle, tamang pagkain, regular na ehersisyo at pag-monitor sa kalusugan upang mapanatili ang tamang uric acid levels at maiwasan ang mga komplikasyon. Pang-sampu, pagkakaroon ng stress. Ang chronic stress ay maaaring magdulot ng pagtaas ng uric acid levels. Kapag ang katawan ay nasa ilalim ng stress, naglalabas ito ng stress hormones tulad ng cortisol na maaaring magdulot ng pagtaas ng production ng uric acid. Mahalaga ang stress management at relaxation techniques upang mapanatiling balanse ang uric acid levels sa katawan. Hanggang sa susunod nating video.